Kamusta kayo mga kabayan? Ating talakayin sa bidyong ito ang mahigpit na ipinapatupad sa ilang benepisyon ng mga senior citizen. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito at huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod na video. Para nga sa ikalimang bahagi ng talakayan, ang National Commission of Senior Citizen o NCSC at kung ano ang Coalition of Services of the Elderly ang mahigpit ng pagpapatubad sa ilang benepisyo ng mga senior citizen gaya ng discount. Para sa karagdagang detalye, ating panoorin ito. So siguro, sir, dapat ay magkaroon ng quasi-judicial authority ang NCSC. Katulad ng maraming government agencies na merong regulatory function, dapat magkaroon kayo ng regulatory function, hindi lamang po sa usapin ng OSCA, pati po sa usapin ng pagmo-monitor sa mga establishmento na hindi tumutupad ng tama sa mga discount, yung mga hindi sumusunod sa pagbibigay ng tamang mga discount sa mga grocery at saka sa mga butika. Dapat may quasi-judicial authority kayo na kapag ka hindi sila sumusunod, pwede nyo silang bigyan ng cease and desist order. Alam ko yan kasi noong araw nasa Laguna Lake Development Authority ako, yung aming ahensya, may quasi-judicial authority kami. So we can close establishments that do not follow the law. Tingin ko isa yan sa mga dapat nating ibigay sa kapangyarihan ng NCSC para magkaroon ng ngipin yung mga ini-implementa natin batas. Dahil kung wala, sige, kung ano lang gusto namin ibigay discount, katulad kagabi, kumain kami sa labas. Yun lang kinain naming tatlong senior citizen ang nilagyan ng discount. Pero umorder kami ng salad, umorder kami ng juice, hindi sinama. Umorder kami ng appetizer, hindi sinama sa discount. In fact, Commissioner, if I may inform you... Walang mag-monitor, no? Yes, isa po yan sa mga functions dapat ng OSCA head. And kasalukuyan po, non-compliant ang karamihan sa mga OSCA heads. They don't care kung may mga ganyang mga reklamo ang mga nakatatanda. In fact, in some areas, hindi alam ng senior citizen kung saan siya magre-reklamo. So, it's not only siguro yung... ang tinitingnan ko kasi if you put up an office in the LGUs, parang that will, that might to parang conflicting may conflict of interests. So magkakaroon pa ng away ang dalawa. So ang tinitingnan lang sana namin if it is possible for the NCSC na magkaroon ng, sabi nga ni Kakloro, ay yung quasi-judicial function na maibibigay doon sa office. Nasa batas naman talaga yan na kasama yan sa trabaho ng OSCA. So why not just siguro magkaroon ng parang seminar para re-education, re-teaching our OSCA heads. Okay. Yung pong sinasabi niyang seminar, yun po yung sinabi ko kanina na meron po mangyayaring summit ngayon ng mga OSCA heads sa bawat region para po i-discuss ito. Pagdating naman po doon sa sinasabi niyo, na sinasuggest ninyo na authority, parang police power, pag-aaralan po natin kung merong itinatadhana yung batas, kung meron tayong sasandalan, kung meron tayong huhugutan ng authority na magkaroon ng police power ang NCSC pagdating sa pag-implement ng mga batas may kinalaman sa senior citizen. Lalong-lalo na po yung pagbibigay ng discount. Dahil talagang napakarami pong problema yan. Kung walang enforcement at walang penal provision, walang ngipin yung batas. It's a useless law. Otherwise po, pwede pong isali siguro yan sa criteria ng seal of good governance. Kasi tinitingnan din namin kung paanong napag-usapan na po yan. Meron po kaming proposal sa DILG. Ang nagpanukala po noon is yung the World Health Organization. Meron kasing programa ang World Health Organization na mag-identify ng mga AIDS-friendly na mga communities, cities, and provinces. Ngayon,
sa kanilang pakikipag-ugnayan sa amin at saka sa DILG na i-propose na po na magiging requirement sa Seal of Good Governance yung compliance ng mga LGU doon sa pagpapatupad ng mga batas may kinalaman sa karapatan ng mga senior citizen. Hindi lamang access ng mga PWD ng mga pagpila kundi pati yung mga discount. So, ano po yan? In the works na po yan. Asa susunod na taon. Sa talakayang ito, ano ang masasabi ng mga senior citizen? I-commento sa ibaba ang inyong salobin.